Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Masamang masama ang loob ni Tanggol sa kanyang inang si Marites dahil hindi man lang siya pinaglaban nito labang kina Rigor at David. Nagawa pa siyang paalisin mismo ni Tess para hindi na lumaki ang gulo. Naisip tuloy ni Tanggol na parang siya pa ang dahilan kung bakit nagkagulo sa kanilang bahay. Gayong gusto niya lamang umano na kumustahin ang kanyang lola Tinding. Samantala nagulat naman si Marcing at Nita kay Roda matapos itong sumigaw na marami na siyang pera at ipon. Minaliit niya pa nga ang mga taga-roon na pinanganak na mahirap at mamamatay din itong mahirap. Sa pag-uusap naman ni Santino at Tanggol ay naitanungan ni Santino kung saan ngayong tutuloy ang kanyang kuya Tanggol. Kaya naman malungkot na sinabi ni Tanggol na baka pumunta muna siya sa mga kaibigan niya at sa kanila siya hihingi ng tulong. Habang sa mansyon ni Senyor Pacundo ay nakarating na sina Marcelo at Dante. Hinahanap na nga ni Senyor Pacundo si Tanggol sa kabilang banda. Habang naglalakad papalayo si Tanggol, ay tulala naman siya at napapaisip kung bakit ganoon na lamang katindi ang galit sa kanya ni Rigor at David. Labis pa siyang nasaktan sa ginawa ng kanyang nanay Tess na hindi man lang siya dinepensahan sa mag-ama. Sadyang kakambal na yata ni Tanggol ang kamalasan dahil habang siya ay naglalakad, ay inihagis sa kanya ng isang lalaki ang bag na galing pala sa snatcher. Kaya namang kahit anong paliwanag niya sa mga otoridad ay hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Kung kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya magpapahuli at babalik muli sa bilangguan. Mabilis naman ang karma kay Roda dahil ang bag palang inihagis kay Tanggol ay ang lahat ng perang naipon nito. Wala nang ang ibang naisip na puntahan si Tanggol kundi si Bubbles. Mula sa malayo naman ay matamis at masayang ngiti ang bumungad sa kanya mula kay Bubbles. At sa paglipas ng mga araw ay natanggap na nga si Tanggol bilang janitor matapos makiusap si Bubbles kay Boss B. Sa una nga ay hindi pa tanggap ni Boss B si Tanggol dahil mukha umano magiging karibal niya pa ito kay Bubbles. Ngunit nang dumating na ang sitwasyon kung saan hindi nakapagpigil si Tanggol dahil maging si Boss B ay inupakan ng mga customer na may dalang baril at nanghipo kay Bubbles. Gulat na gulat naman si Olga nang makita nito si Tanggol na kasama ang kanyang anak na si Bubbles. Kaya naman nakaisip siya ng paraan para makausap at makalapit kay Bubbles at Tanggol. Nagulat din si Tanggol nang makita si Olga kaya naman agad niyang tinanong kung nasaan si Ramon Montenegro na siya namang asawa ni Mokang. Kung kaya't dito na sinabi ni Olga na papatayin umano si Tanggol ni Ramon dahil sa pagguha nito kay Mokang. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay sana huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya!